Turbo. Okay, nandito po tayo ngayon sa intersection ng JP Rizal at Kalayaan Pat Kalayaan Avenue. Hindi ko pa nakita, yun nga pa. Nag-alaman pa ako, meron pala doon sa post ng Kalayaan Avenue. Alas 5 na po, kaya medyo mas marami ngayon sa sasakyan. Marami na rin, pero hindi katulad nung dami nung pre-pandemic na sadyang napakadami talaga. Sobrang dami. Ayun eh, marami, pero okay lang. Okay. Five things na pwede nating matutunan mula kay Moises bilang ating five things na pwedeng matutunan ng isang driver o nagmamaneho, pa private o public man na sasakyan, motor, kotse, jeep, bus at kung ano-ano pa. Five things that we can learn from Moses. Number one, prayer. Pagdarasal. Si Moses nagsimula yung kanyang mission sa Diyos para palayain ang mga Israelita sa pagkakaalipin sa Ehipto dahil sa panalangin, sa pagdarasal. And all throughout, you know, for 40 years, 40 taon, ay pinangunahan niya ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto papuntang lupang pangako, the promised land, for 40 years. And those 40 years, he was in constant prayer, pagdarasal sa Diyos. Ano? At ito ang dapat natin gawin bilang mga nagmamaneho, dahil hindi natin kailangan maging driver para malaman na delikado ang pagmamaneho. No? Peligroso po ang pagmamaneho, kahit ano pa ang pinamamaneho natin. Siguro lalo na pag motor ka o two wheels ang iyong ano, ay mahirap po talaga. Dahil maraming bagay na hindi beyond our control, hindi natin kontrolado pag tayo nagmamaneho sa kalsada. Ano po? At ang kasama natin dito sa kalsada ay mga nasakyang bakal na may malalakas na makina. At kahit sino ay pwedeng maging masaktan. So, pagdarasal, kagaya ni Moses, bago magsimula ng biyahe, hanggang sa makarating sa destinasyon, papasalamat sa Diyos. Let us continue to pray even along the journey. Ayan. Dahil iba-ibang banta ang nakapaligid, nakapaikot sa atin. Pagkatapos ng prayer, we have to listen. Pakikinig. Yan ang ginawa ni Moses for 40 years. Nakikinig siya sa mga Israelita, sa mga hinaing nila, sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga reklamo. Nakinig siya patiently, hindi komod siya ipinili ng Diyos. Wala na siyang pakialam dun sa mga tao. No. He continued to listen to the Israelites for all the needs, gusto nila. That is very important pag nagmamaneho tayo, dahil nagmamaneho po ay kailangan alam po natin kung ano nangyayari sa paligid natin. Di po pwede kaya pinagbabawal yung earphone, headphone. At maaari, di nga malakas yung ating mga stereo. Kasi baka hindi natin alam ay meron palang emergency vehicle sa likod natin o kaya mga ambulansya, at hindi natin alam ay nasa gitna at hindi tayo makatabi. Okay? Makinig tayo. Let us listen. Pagkatapos noon ay kailangan nating mag-enjoy. You know, Moses for 40 years endured leadership. You know, pangunguna sa bayan ng Israel.
At iyon ay nasa ano, ha? Nasa disyerto. Isang ilang lugar, bundok. At marami ring hirap na dinaanan. Pero Moises, the fact na he endured his leadership, tinatagalan niya ang kanyang pangunguna for 40 years, he must have enjoyed also yung kanyang pangunguna, no, sa mga Israelites. So we can enjoy bilang mga motorista, eh, may enjoy natin to kapag tayo ay medyo pasensyoso, no? Yan yun, patience. Sabi nga, it's not about the destination at all. It's also about the journey. Let us enjoy, be patient with one another. Kanya-kanya po ang damdamin ng mga driver. May relax, may nagmamadali, may problemado, may mainit ang ulo. We just have to be patient. Ano po? At bigyan na natin, kahit pa tayo binusinahan, tayo ay hinarangan, nag-swerve sa atin, kinatayo, bigyan na lang natin yan. Hindi naman yan ikakaganda ng buhay mo o ikayayaman mo. Yan mo na. So let's be patient, so for us to enjoy the travel. So we have the three: pray, listen, and enjoy. At ang huling-huli is let go. Let go of the manibela. Let go of the manibela. Yung pangunguna, ika nga. Si Moises po, nung malapit na po nilang marating ang lupang pangako, he let go of his leadership. Sabi doon sa Bible, 120 years old na siya. Medyo matanda na at halos nakikita nila yung lupang pangako. But at that point, hindi pinagkait ni Moises ang pangunguna sa bayan ng Israel. Hinayaan niya na si Joshua, yan, si Joshua, yung mas batang di hamak, ang siyang magdala doon sa bayan ng Israel sa lupang pangako. No? Siya yung nagtawid sa Ilog Jordan kasama ang Ark of the Covenant. Ito ay sa pangunguna na ni Joshua. Hindi na si Moises, ano? Si Moises na from Egypt, pinaglalaban na ang mga Israelita hanggang for 40 years, almost 40 years, no? Pinangunahan, inalagaan niya sa desert, sa ilang. Pero he was willing to he allowed Joshua to take the lead. Ayan. So may mga ano big sabihin sa mga driver, may mga pagkakataon po. Yan, may ambulansya. Kaya lang sabi ko sa inyo, ambulansya likod. Ayan. Ito na, sabi. Ambulansya at police car. Yan yung sinasabi po natin. Dapat talaga ay dapat tayo alerto sa lahat na nangyayari sa ating paligid. Sample na tayo nun. Natatabi tayo, basta may mga ganon. Tumabi tayo. Tabing-tabi para mabilis lang maka-overtake. Alright! Kaya nasabi ko, ayan, no? May mga pagkakataon kasi tayo mga driver, naantok tayo. Hindi tayo nasa magandang health to drive. Kung kakilala at pinagkakatiwalaan naman natin yung kasama natin, bigay mo na yung makina, yung makina, yung manibela. Amo na mag-drive. Kesa mag-drive ka na inaantok ka, o kaya nangihina ka, mahirapan ka pa at mamalagay pa sa peligro yung mga pasahero mo, pati buhay mo. So let go. O kaya tumigil ka. Alam na, meron akong experience sa tatay ko, no? Nung siya ay ako'y teenager na noon, may lisensya na rin, ano? Pero tatay ko parang nagdadrive sa amin, pero nung dumating yung point na si tatay, medyo may edad na, medyo mahina na ang mata, yan, binigay niya sa akin yung manibela.
At mula nun ako na nagdadrive para sa kanya. Yan po ang apat na nandito na tayo, San Carlos. Tama-tama, sakto. Ayan. Yan po yung apat na bagay na matututunan natin kay Moses in driving. Salamat po. Thank you. So, una, pray. Listen. Second. Third, enjoy. And fourth, ay tayo ay maging prudent enough to let go of the wheel, the steering wheel, kung ito ay kinakailangan. Alright, so maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Ito po si Paring Colette. God bless. Ito po si Father Jade. Because I'm on the go.